kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan. Pagdating sa palakasan, malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys! Magandang araw mga kabakan! Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Badong and the Mammut, kung saan mga kabakal, sinabi ni Coach Badong na mayroon daw palang plano itong si Kiko Matos at si Mr. Mainit kay Boss Bullet. Dahil nga naman sa ginawa ni Boss Bullet kay Mr. Mainit, gusto palang bumawi. So katulad na sinabi ko sa inyo mga kabakal, hindi talaga papayag itong si Mr. Mainit na hindi makabawi kay Boss Bullet sa ginawa sa kanya. At ang plano pala ng dalawa, nitong si Kiko Matos at ni Mr. Mainit, ay kapag nakipagkita raw itong si Boss Bullet kina Kiko Matos at Mr. Mainit, ayon ito kay Coach Badong. Dahil nga naman, yung kaso na sinasabi nitong sina Kiko Matos ay parang ano lang yun, pang para lang magkita sila ni Boss Bullet. Prank lang yun para lumitaw daw sa kanila si Boss Bullet at magkaharap-harap sila. At doon gagawin yung kanilang plano. Kung ano yung kanilang plano, hindi na natuloy yun. Kasi nga naman, nagkaroon na ng demandahan. So, yung prank na ginagawa ni na Kiko Matos na demandahan para dito kay Boss Bullet ay siniwalit na nila na ito naman daw ay prank. Yun nga lang, mukhang tutuluyan sila ni Boss Bullet at itutuloy ni Boss Bullet yung kaso na isasampa ni Boss Bullet dito kay Kiko Matos at ang alam ko kasama rin dito si Mammut. So mga kabakal, share ko sa inyo ang clip ng video at gawa natin ng reaction yung sinabi mismo ni Coach Badong na yun talaga ang plano mga kabakal ni Kiko Matos at ni Boss ni Kiko Matos at ni Mr. Mainit kay Boss Bullet. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ayan. So talaga may plano kami dito talaga kay nag-usap kami dito ni Kiko. May plano kami kay Buririt. Talaga, yun niya, may plano si Kiko actually na ambusin doon si ano si Buririt. Uta, anong gigirahin natin? Huwag ba pa rin? Anong kasi ambos yan? Kung nga rin nga kasi may didemanda natin sa may demand letter na ibibigay sa kanya pag ano ni Burilet, ambusin sa nilaki ko. Utang, ano, magandang plano yan? Nakasama ba tayo yan? Sila lang, ambusin sila Kung nagkataon mga kabahal, kung nagkataon na tinuloy ito ni na Kiko Matos at Mr. Mainit, baka kasama ito sa kaso na gagawin ni Boss Bullet dito kina Mr. Mainit. Dahil nga naman, isipin mo, pangyayari ay parang nagkaroon ng sabwatan para mapagtulungan. Kasi mga kabakal, aambusin daw ni Kiko Matos at ni Mr. Mainit itong si Boss Bullet. So ibig sabihin nun, sigurado, babanatan nila mga kabakal or ewan ko kung anong gagawin nila. Baka bibigyan din ng cake. Pero pag nagkataon mga kabakal, kung natuloy ito, magkakagulo. At maaaring malagdag ito sa kaso na, yun nga, tinutuhanan na ni Boss Bullet mga kabakal, di ba? Hindi naman sa ako, bahala kayo dyan! Kasi yun na ang plano, yun na. Nareveal lang ni Kiko Matos na, prank lang yun. Paprankin lang si Burilet. Pero ang totoo nun, pagkabigay ng letter, yun na, ambusin na nila si Burilet. Hindi ko alam kung anong plano nila kung anong gagawin nila kay Burilet. Baka ano nila kukulutin. Hindi pa mababook nun. Oo. Mga maganda, anin? Tusukin ng karayan, puro one piece. Ay, puta, laki ang tawal. Pag-usap pa one piece. Ipis na yun. Ay, tsaka nakakita ko ah. Nakita ko sa video yata ni Burilet. Si Romel Leo? Alien Neo. Romel? Sino? Si Robert? Si Alien Neo? Alien Neo. Utas, binatuhan niya na ni Bulilit ah. Gago to ah. Oy Bulilit, huwag ka mandamay ah. Huwag ka mandamay ano ni kaibigan namin si Romel. Robel. Alien Neo team. Ano yun ah. Puta, binatuhan oh. Puta, matawagan nga natin siya no, Robel. Tawagan nga natin yun. Kamustahin natin. Puta, sinugod niya no. Hindi, pagbatok ni Bullet, tumarsik.
Bumalik na Cebu. Ay, ng Bohol pala, ng Bohol. Nandun na sa Bohol. Okay mga kabakal. So, yung sinasabi itong sina Mamot at ni Coach Badong na binatukan daw ni Boss Bullet itong si Elian Neo, ay doon po sa birthday ni Awit Gamer. So, nagpunta po doon sina Boss Bullet. At yun nga ay parang hindi naman talagang batok na malakas. More on kalabit lang sa ulo. Parang ganun. Pero hindi talaga siya batok. Pero syempre, yun yung pagkaka-describe din nung ibang tao. May kanya-kanya kasi silang parang pagkakapaliwanag sa ginawa ni Boss Bullet. Yung iba sinasabing batok yun. Yung iba sinasabing kalabit. Pero hindi naman siya talaga totally batok na malakas. More on parang kalabit lang siya. At yun po yung sinasabi nitong si Mamot. Kasi ang nangyari doon sa video, parang tinakot mga kabakal ni Boss Bullet itong si Elian Neo. At eventually naman, naging okay lang din naman sila. At yun nga, mukha namang okay silang dalawa ni Elian Neo. At mga kabakal, meron din daw nagpadala ng TV dito kina Mamot, kina Coach Badong ng TV. At ang sinasabi ay ang request lang daw ay talunin si Boss Bullet. So grabe yung mga kabakal yung fans nitong sina Coach Badong. Kasi yun lang ang request. Binigyan ng TV para lang daw talunin itong si Boss Bullet. Talagang hardcore fan talaga ito ni Coach Badong. So, ano kaya ang ano, no? Ano kaya ang ipapadala naman ng mga fans ni Boss Bullet sa kanya para talunin naman si Mamot? So mga kabakal, ito yung clip ng video. Winip ka na yung TV! Sino nagpadala yun? Eh, siyempre, karating lang niya kanina dun sa... Kanina? Oo, ito, tara. Oo, uy, may TV pating! Ito. Yan, gusto mo sir na Batong and the Mamot. Alright, thank you so much, sir, ating sponsor! Dun sa, ano, maraming nga, salamat nga pala dun sa nag-sponsor sa amin. Ang kabilin-bilinan niya, Ang pangalan? Huwag daw sasabihin yung, huwag na lang banggitin yung pangalan niya. Kasi natutuwa daw siya sa Badong and the Mamot sa mga... Pinapanood niya. Sa mga pinapanood natin, pinaggagawa natin. Maraming salamat sa'yo! Basta daw, ang ipapangako daw natin sa kanya, in return, gulpin mo daw si Bullet. Yun lang. Ito ang problema, para pa nagulpin si Bullet, may bonus po tayo dyan. Meron, sinabi niya meron. Gusto ko marinig! Hindi, ano? Para hindi si Ate yung tutok pagulpin yung Bullet? Hindi lang TV ang ibibigay sa atin. Ano? Pati ikaw bibigyan niya ng TV. Punta sa akin na! Ayoko! Huwag na! Tingin na lang! Ilipan sila, lalagyan ng antena. Punta! Tingin na yun! Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo! Kung ano pangalan na ka, maraming salamat sa'yo. Basta, maano siya, tigahanga siya ng Badong and the Mamot. Wow! Salamat! Marami na umahanga sa atin. Nag-message sa akin na ano daw yung address natin. Kaya kung sino to, tagahanga daw siya. Alam mo, biro lang. Na baka padalan ta. Baka akala ko si ano to, si Bulilit na lang. Nasa loob! Siguro pagkakunti. Kaya si Bulilit kayo dito? Nauba si Bulilit, kasasasok nyo. Punta ka, Bulilit ka! Tinanong yung address, baka baka bata ni Bullet o baka papadalan ako dito, pati sa bahay papadalan ako. Diba? Kasi sa gym, hindi na siya wala na siyang makapasok doon eh. Alright mga kabakal, so mukhang nagka-pobre na mga kabakal itong si Coach Badong kay Boss Bullet dahil nga naman ilang beses na nagpadala si Boss Bullet sa gym, ang unang pinadala. Actually, yung unang pinadala ay okay naman. Nagpadala ng prutas dito kay Mamot nung siya ay nagkasakit. Yun nga lang, syempre, ay hindi nagustuhan ito ni Mamot. At parang, alam yun, naging parang insulto daw sa kanya yung pagpadala ng prutas nitong si Boss Bullet kay Mamot. Kaya nung pangalawa, nagpadala na ng mga damo kay Mamot itong si Boss Bullet. At yun naman ang kinagalit ni Mamot ulit. Pero tingin ko naman, yun ang mas gusto nilang ipadala ni Boss Bullet kesa yung mga putas. At yung pangatlo naman, si Boss Bullet na mismo yung nagpadala kay Mamot ng, ay kay Mr. Mainit ng cake. Kung nagkataon siguro na si Mamot ang nandoon at hindi si Mr. Mainit, baka si Mamot ang nabigyan ng cake, di ba mga kabakal? Pero sa tingin ko, since naman nandito na uli itong si Mamot, tapos na yung mga dapat niyang gawin, magdidire-diretso na ulit ito ng training. Lalo na, ang lapit na mga kabakal
ng laban nila. Parang 10 days or 9 days na lang, maglalaban na sila mga kabakal ni Boss Bullet. Kasi nga, July 16 na yung laban nila. At ngayong linggo or next week na pala, yung kanilang press con. Kaya siguro mga after ng press con, mga 3 days, yan na. Magkakaroon na ng laban. At yun ang talagang inaabangan natin para naman talagang makita natin kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. So ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Sa tingin nyo ba ay tama yung binabalak ni Kiko Matos na ambushin itong si Boss Bullet dahil sa ginawa niya kay Mr. Mainit? At kayo ba ay niniwala na kung sakaling ma-ambush nila ito si Boss Bullet, eh makakaganti sila sa ginawa niya kay Mr. Mainit? Or baka mabaliktad lang at baka madagdag pa ito sa kaso na ibibigay sa kanila ni Boss Bullet. So i-comment yun down below mga kabakal para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat. Coach ng Bayan.